yan, hello mga kabarako. So sa video po natin ngayon, mag-review po tayo ng vitamins po ng mga bagong walay po natin ngayon. At mamaya i-share ko po sa inyo kung anong ginagawa ko para hindi po magtayo po yung mga bagong walay po natin biik. Ano? Kadalasan kasi kapag nagwawalay tayo ng biik, nagtatayo po sila. Ano? Kasi minsan nasusubrahan lang kumain, minsan sinasabi nila nasusubrahan sa tubig, ano? Pero i-share ko po sa inyo kung ano ginagawa ko po. So, yung ibabahagi ko lang po mga kabarako ay yung mga experience ko po sa pagbababoy po natin, ano? Kasi sa mga nagdaan po natin pagbababoy, yung anak na baboy. At marami na rin po tayong experience po tuwing nagwawalay po tayo. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo. Ngayon, gagawin po natin mag... I-inject po muna tayo ng vitamins po dito sa mga feet po natin. So, yung gamit po natin ay multivitamins with liver extract. Ano? So, bigyan natin sila ng tigo 1 ml. Sa kanila, hindi na natin na may sama sa video kasi maligalig sila, kailangan na hawakan. Kaya hindi na natin po na isama. So ngayon, i-share ko po sa inyo kung anong ginagawa ko po sa ngayon para maiwasan po natin na magtai yung mga bagong walay po natin biik, ano? Kasi yung mga nakaraan ko pong ano, binalay noong hindi pa tayo natamaan ng yes, marami pong mga nagtatai talaga na baboy po natin. So yung ginagawa ko kasi noon, tinitipid ko po ng tubig, ano, para sabi ko hindi siya magtatai. Pero worst po ang nangyari, kasi in-observe ko siya, kapag kaunti pa lang binibigay natin na tubig, may tendency po na yung mga biik po natin, ay iinumin po nila yung kanilang mga ihi, ano, pag nauhaw sila, yun ang inumin nila. Kaya nagkukos po ng bakterya sa loob po ng mga biik po natin, at yun ang nagkukos kung bakit nagkakaroon po sila ng pagtatai. So ngayon, ginawa ko po itong bagong walay natin. Unlimited po yung water po nila. Ano? So kumbaga, wantusawa sila. At napansin naman natin na kapag satisfied na sila sa kanilang pag-iinom, ay humihinto naman po sila. So at ito, nakita natin na okay po siya. So disclaimer lang po, ano, yung binabahagi po natin mga kabarako ay yung mga experience lang po natin dito sa pagbababuyan po natin. So, tingnan po natin kung natira po natin apat na biik. Kapag hindi po sila nagtai, talagang maganda po yung katawan po nila. So, basa po yung pinapakain ko po, ano, at binibigyan ko po sila ng maraming tubig. Para maiwasan po nila na uminom. Kasi minsan umiihi po sila dito sa mga kulungan. Sa kulungan, no? Umiihi po sila dyan, at pag uhaw sila, dyan po sila umiinom. So tayo po ngayon, ginagawa natin ay unlimited po yung tubig po nila. Mas maganda nga po sana kung meron tayong drinkers para sa mga baboy natin, pero wala pa tayong budget. Kaya dito lang muna natin na nilalagay yung tubig. Yan. So pinupuno po natin yan para kapag nauhaw po sila, iinom po sila. Hindi sa ihi nila sila iinom. Ito lang po yung observation ko po mga kabarako, ah. Nasa inyo po, ano, kung paano din ninyo na-observe yung mga alaga po ninyo. Pero sa akin kasi, nadala na po ako doon sa kwano. Tinitipid ko sila ng tubig. Pero, ayun, pag nauhaw sila, yung hindi na pala nila yung iniinom po nila. Ayan, so ganyan po tayo magpainom ng tubig sa kanila. Kahit iwanan na po natin yan, next na pakain na lang kung ulit tayo magkikita. So yan po, limited po yung tubig po nila. Observe ko po sa kanila kapag
kapag busog naman na sila at okay na yung tubig nila, hihinto naman po sila sa pag-iinom. So, yan lang po mga kabarako.